magaling sa ating lahat, mga kabutingting. Dahil nagkaganda ng sikat ng araw. Pero mamaya ito, uulan ito, mga kabutingting. At welcome back sa ating Munting Channel. Kung napadaan kayo dito sa Munting Channel ko, mga kabutingting, abay, huwag na kayong mag-atubiling mag-subscribe at pindutin yung bell notification para updated po tayo sa mga i-upload pa. So, andito tayo ngayon sa Matalom, mga kabutingting. Tanggalin lang natin itong mask dahil ang hirap magsalita. Actually, mga kabutingting, galing akong Maasin, pauwi na ako ng Libagon. So, dumaan muna tayo dito sa Matalom. Kahit papano ay maragdagan yung kita natin para kahit papano mayroon tayong, mayroon akong iuwi sa mga anak ko. Mayroon tayong assignment dito, mga kabutingting. Medyo marami-rami ito. Isang dryer at dalawang wall pan. Ayan. Ayan yung wall pan isa. Bali, ito, mali, soke ko ito, mga kabutingting. Actually, dito rin talaga ang punta ko kasi mayroon akong iiwan sana na bag dahil galing nga tayong Maasin, so dito muna ako maghanap buhay. At bago pa humaba itong video, mga kabutingting, umpisahan na natin na to at tirahin na natin ito para matapos na agad dahil video ano to, tatlo to. Sana magawa natin lahat ito para kahit papano mayroon tayong iuwi sa mga, mayroon akong iuwi sa mga anak ko. Ayan. So yan, yan yung may-ari. Hello tay, good morning. Good morning, Nay. Hi. So yan, bali, umpisaan na natin ito. Unahin lang natin tong dryer. Yan, dalawang wall pan yan, mga kabutingting. Unahin natin tong dryer. So anong problema nito? Yan, mga kabutingting. Ang brand nitong dryer nila ay Astron 7.5 kilograms, kung nakikita nyo. Yan, at tignan natin kung anong problema nito. So, yan, iikot naman siya at malambot. So, tester lang natin. At bago natin tester, buksan muna natin yung likod. Ayan, mga kabutingting, handa lang natin yung tester natin. At una natin gawin ay tanggalin muna natin yung dalawang tornilyo dito. At saka natin ito testerin. At syempre ako dito, mga kabutingting, dahil ito yung buhay naman ako. Tatlo kagad, isang dryer, dalawang wall pan. At sana ay magawa ko ito. Shit lang natin. So ayan na, mga kabutingting. Tignan lang natin itong, testerin lang natin kung anong problema nito. Na may trapo dihat eh. Yan, testerin na natin, mga kabutingting. At i-on pala muna natin, i-on pala na muna natin yung timer. Yan, okay naman yung timer niya kung naririnig nyo. So yan, tester lang natin. Itong tester ko ay wala nang ano, wala siyang power, mga kabutingting, kung nakikita nyo. Ito ang mahirap pagka ganitong brand, mga kabutingting, dahil China. Aluminum, aluminum yung ano niya, gamit nitong winding. So ayan, mga kabutingting, so ngayon testerin natin tong pinaka, yung pinaka main niya na wirings. Yan, tanggalin lang natin tong mga ano niya, umbrella clip. So ayan ang kabutingting, natanggal na natin. Bali, ito yung, kung nakikita nyo, mga kabutingting, yan, ito yung wire papuntang motor. Yan, itong hawak ko sa kamay. So testerin natin tong ano niya. Ang common nito, mga kabutingting, ay kulay asol or kulay blue. Pulupot lang natin para makita nyo na wala siyang daya. Yan, at okay yung tester natin. Switch lang na, ay pakita ko lang sa inyo na okay yung tester natin. So testerin na natin yung linya. So itong black, mga kabutingting, ay mayroon siyang power. So tignan natin tong kulay pula. Ayun, wala siyang reading or continuity sa nakikita sa
tester. So ang problema nito mga kabutingting ay motor. So ngayon mga kabutingting, subukan natin itong i-save tong makina na to, kasi kung nakikita nyo sa tester, dalawang linya lang ang gumagana, yung asol at saka yung itim, yung pula ay ayaw gumana. So subukan natin i-save ito, baka makita natin yung kaputol. Dahil ito mga kabutingting, pwedeng napudpud lang or napatid yung ano niya, yung isang hibla dyan, kaya siya ayaw gumana. So ngayon tatry natin. Bali, gagamit lang tayo ng T na 8mm para matanggal natin at baklasin natin ito. Yan. Sunod naman natin gawin mga kabutingting ay tanggalin natin yung tornilyo sa gilid para matanggal natin yung motor. Dahil babaklasin natin yung motor at subukan natin ayusin kung kaya pa bang ayusin. So tanggal lang tayo ng mga tornilyo. Ayan mga kabutingting, natanggal na natin yung mga tornilyo lahat sa gilid. So itumba lang natin ito at para matanggal natin yung motor. So yan na yung motor niya mga kabutingting. So ngayon mga kabutingting, tanggalin muna natin yung tatlong tornilyo. So yan mga kabutingting, natanggal na natin yung tornilyo. So ito na yung motor niya. So ngayon naman ang gagawin natin ay tatanggalin natin yung pulley at saka yung tatlong tornilyo. Ito mga kabutingting, pag mga ganito, syurtihan lang kung mabuo. Kasi ito, syurtihan lang din kung makita yung patid or pod para mabuo ito kung makita natin yung kaputol or patid. So tanggalin lang natin yung pulya tsaka yung tatlong tornilyo. So yan mga kabutingting, natanggal na natin yung tornilyo. At mayroon akong isishare sa inyo mga kabutingting. Tatandaan lang natin kung anong posisyon nito. Yung lagayan ng yung pinaka-base niya sa lagayan ng brake. Tandaan nyo lang kung saan natapat. Or para hindi tayo malilito, lalagyan lang natin ito ng tanda. Yan. Guhitan lang natin. Para matandaan nyo, kung matandaan natin kung ano yung posisyon. So ngayon naman ang sunod natin mga kabutingting, tanggalin lang natin yung rematch. So gagamit tayo ng vice grip at saka pako at saka martilyo. Itong vice grip mga kabutingting, mas maganda kung para safety at hindi tumarsik, iipit lang natin yung pako pag nagtanggal tayo ng rematch, kasi pupukin natin ito para hindi siya tumarsik at hindi tayo makadisgrasya.
So ngayon mga kabutingting, testerin natin ulit kung alin ba dito yung linya na hindi siya gumagana sa tester natin. Yan yung tester natin. So itong pula ay ayaw siyang, wala siyang reading or continuity mga kabutingting kung nakikita nyo sa tester. So itong black lang ang mayroon. So yung linya ng pula ang hahanapin natin, sana ay makita ko yung kaputol. At mayroon akong i-share sa inyo mga kabutingting, pagtatanggalin natin tong tali, ito wag na lahat, yung hanggang dito lang sa linya ng wire. At saka ito mga kabutingting, hindi natin ito pwedeng putol-putulin kasi gagamitin din natin yan pag nakita natin yung kaputol. Ito rin yung gagamitin natin sa pagtali mamaya. At sana ay makita natin yung patid. So yan mga kabutingting, natanggal na natin yung ano. Bali hindi ko na lang siguro videohan paghanap kung paano ko mahanap yung kaputol, at pag nahanap ko na, saka ko na lang pakita sa inyo. So ayan mga kabutingting, nakita na natin yung kaputol. Kaya ko ito nakita mga kabutingting, dahil kung nakikita nyo, yan yung parang pulbos, yan nandito sa kuko ko, yung puti-puti. Diyan ako naghahanap. At ito yung kaputol niya mga kabutingting, ito nasa daliri ko. Yan, napaka-iksi. Ang diskarte naman diyan mga kabutingting para madugtong natin, dahil maiksi siya. At ganito lang yan. Kukuha lang tayo ng kapirasong wire, yan, kapirasong wire. Ito mga kabutingting ay wire lang na natural, pero maliit. So kung nakikita nyo yung ano ko, soldering lead ko, maliit lang siya. Pupulupot lang natin yan para mag pupulupot lang natin ito mga kabutingting, yan dito sa soldering lead. Kaya siya pinulupot yan mga kabutingting para magkaroon siya ng butas. Tatanggalin naman natin yan. So yung gitna nito, may butas na. So pwede na natin itusok doon sa maiksi, kasi kung ipupulupot natin, may posibilidad pang maputol yun. At sana rin mga kabutingting, itong nakitang putol-putol, at sana ito yung putol na kailangan nating hanapin. So try lang natin idugtong, at saka natin ito testerin. At ito naman mga kabutingting, kung nakikita nyo nasa kuko ko, yan nasa kuko ko, napaka-iksi. So kailangan natin yan kiskisin ng liha, para liha na lang ang gamitin natin or kutsilyo. Ako liha ang ginagamit ko para makiskis yan, kasi kung hindi natin kiskisin yan, wala rin kwenta kahit idudugtong natin yan. Kailangan kiskisin para magkaroon siya ng contact. So hindi ko na videohan mga kabutingting, pakita ko na lang mamaya pag tapos na kiskisan tong dalawang putol. So ayan na mga kabutingting, ito na yung kaputol, yung maiksi. Kung nakikita nyo ay puti, kanina pula yon, nung kiniskis natin puti, kasi aluminum nga ito, gawa nga itong, ang ginagamit nila ay hindi copper, at ang gamit nila ay aluminum lang. So yan mga kabutingting, nasa daliri ko. So pwede na natin yan isiksik tong ano, yung pinulupot natin kanina sa soldering lead. At ipasok lang natin ito, saka natin hinangin. Kasi kung ipulupot natin saka natin hinangin mga kabutingting, ay posibilidad na maputol. So ito, ganun din yung isa. Bali may kiskis na rin ito. Yan, kung nakikita nyo yung dulo, puti. So ngayon, unahin muna natin itong maiksi, hinangin. So ngayon mga kabutingting, hinangin na natin. So ayan mga kabutingting, kung nakikita nyo ay nahinang na. So matibay yan mga kabutingting. Ganun lang ang diskarte, magpulupot lang tayo ng ano, at ipasok natin para hindi tayo mahirapan pag maiksi. At ngayon, so ngayon mga kabutingting, dahil nahinang na yan, kailangan natin yan siksika ng spaghetti tube. Yan yung pinaghinangan para matakpan siya.
At dahan-dahan lang din mga kabuting-ting dahil baka mapatid. Pag napatid dyan, maiksi na, medyo mahirapan na tayo dyan. So, ganyan ang nagiging itsura nyan mga kabuting-ting at nasiksikan na natin ang spaghetti tube. So, pwede na natin ito ibalik. Saka natin idugtong yung isa para maipit yung ano, yung nahinang natin. Yan. So ngayon, ito mga kabuting-ting ay natural na wire lang ito at hindi ito katulad nito na ano talaga, yung wire talaga na tawag niyan pang winding. So ngayon naman ay yung isa naman ang anuhan natin, lagyan na ay dudugtong ang kabila. Balatan lang natin ito. Tsaka mayroon din pala akong i-share sa inyo mga kabuting-ting, pag dito sa balat, kung binalatan natin itong dulo, bali mag-adjust tayo sa saka natin ito ipupulo, mag-a-adjust tayo na bago natin ipulupot doon sa ano mga kabuting-ting, doon sa medyo hindi pa nakiskisan para mas matibay, kasi pag doon lang doon natin to ipupulupot sa kiniskisan lang, pwede siyang madali siyang mapudpod. So doon natin ito ipupulupot sa medyo wala pa siyang ano, wala pa siyang kiskis doon sa kung sabaga may balot pa para mas matibay siya at hindi siya kaagad mapudpod. Ganon din yung ginawa ko dito sa kabila mga kabuting-ting, bali sa ilalim ko siya inumpisahan para hindi siya kaagad mapudpod. So ayan, napulupot na natin, so hinangin naman natin yan para mas matibay. Kung magtatanong naman kayo mga kabuting-ting kung magtagal ba siya, pwede siyang magtagal, pwede rin hindi. Kasi ito, pero itong ginawa natin, matagal pa ito. Matagal pa ito mga kabuting-ting dahil nakahinang yan. At saka matibay ang pagkahinang yan. Kumpurmin na lang kung may mapudpud na iba dyan. Pero sa tingin ko naman ay wala, yun lang. Pwede siyang ano, so ngayon mga kabuting-ting, dahil nadugtong na natin at nahinang na lahat, so testirin natin ulit kung mayroon na ba siyang continuity. Kanina yung ito lang, yung blue at saka yung itim lang ang mayroon siyang reading. So ngayon, testir natin yung lahat kung mayroon na ba siya. Kung yung putol na yun na nakikita ko ay yun ba yung kaputol na kailangang idugtong, o baka ako lang ang nakaputol nun. So ngayon nakapulupot na. So tignan natin yung lahat. So yung itim kanina ay mayroon siyang continuity, ngayon ay mayroon pa rin. So ito namang pula. So ngayon ay wala. So ibig sabihin mga kabuting-ting, hindi itong putol na to ang hinahanap natin, mayroon pang iba. So ayan mga kabuting-ting, bali hindi na to kaya. Bali ginawa ko yung base ko pero hindi na talaga kaya. Akala ko yung putol na nakikita ko, yun lang yung kaputol. So nadugtong na natin, so ayaw pa rin niya mag-reading sa tester natin. So ibig sabihin baka may putol pa. So hindi na to kaya at kailangan na to palitan ng bagong motor. Dahil so ngayon naman ay hindi natin maaaring yung putol nito mga kabuting-ting, nasa ilalim. Gaya nga ng sabi ko kanina, swertihan lang kung mabuo siya o hindi. Kung makita yung kaputol, swerte ako at swerte rin yung may-ari. Hindi masyadong gumastos ng malaki kasi labor lang ang babayaran. Ang problema, hindi na talaga makita yung patid. Ito mga kabuting-ting ay wala na itong silbi. Ang magagamit na lang nito, itong pinaka base sa ano na lang, base sa brake at saka itong pulley. At hindi natin to itatapon dahil bibilhan daw nila ng bagong motor. So ngayon naman mga kabuting-ting, dumako na tayo dito sa
electric fan dahil hindi natin nagawa yung spin dryer. So dito naman tayo sa electric fan. At sana ay magawa itong dalawa na to para kahit papano ay meron tayong kikitain konti. Tanggalin lang natin yung tornilyo dito sa likod. Ito mga kabutingting ay umaandar daw to, kaso ayaw mag-swing. Magtikas yung knob niya at gagamit lang tayo ng side cutter or pliers. Saka natin bunutin. Ayan, napakatigas mga kabutingting. Ang diskarte nito mga kabutingting, para makamura kayo, punta kayo sa junk shop. Merong nabibiling ganito na hindi bago, pero ang hanapin nyo hindi plastic yung pundido yung or zinc. Mas matibay kasi yun mga kabutingting. Katulad tong ikakabit ko dito, sikanhan lang, pero matibay siya kaysa sa plastic. Sa plastic mababasag siya. Ang laman naman nito mga kabutingting ay ililipat lang natin dito sa mamaya. Papakita ko sa inyo na lang. So tatanggalin ko muna yung screen at palinisan natin dahil napakadumi. At para pag natapos ito, malinis at maganda yung masarap yung hangin. So tanggalin muna natin at hindi ko na videohan pa para hindi masyadong humaba. So ayan mga kabutingting, bali natanggal na natin yung screen. Ito ay napakaganda pa. So ayan, bali ito yung ikakabit natin mga kabutingting. Ito mga kabutingting, junk shop ko lang ito nabili. Wala na siyang laman. Maraming nabibili nito sa junk shop mga kabutingting. Kung napapansin nyo, wala na siyang laman, wala nang aksesoris sa loob. So yung nabasag mga kabutingting, matibay pa yung nasa loob nito, ililipat lang natin dito sa nabili nating gearbox sa junk shop. Kasi wala itong laman, so ililipat lang natin. Tanggalin lang natin itong mga yung nasa loob. So ayan mga kabutingting, bali natanggal na natin at tanggalin din natin tong nasa loob niya para nailipat natin doon sa kabila. Para makamura kayo mga kabutingting, ganun ang diskarte. So ito mga kabutingting, dahil basag, wala na to siyang pakinabang. Yung lahat ng nasa loob ay tinanggal natin, bali ito yon. So ililipat lang natin ito dito sa nabili kong gearbox sa junk shop. Si ito mga kabutingting, ang kalimitan talaga nito ay nababasag siya dahil nababasag ito dahil plastic lang. Ito kahit sikanhan ito mga kabutingting ay napakatibay nito dahil zinc. At tingnan natin yung gear niya kung okay pa ba. Wala pa ba siyang pudpud? Yan, okay pa itong gear ito mga kabutingting, hindi pa kailangan palitan. So ganun lang kasimple mga kabutingting para makamura tayo. Hindi tayo bili ng bili. So ayan na mga kabutingting. So ngayon tanggalin lang natin itong naiwang turnilyuhan sa gearbox para maturnilyo natin yung replacement na galing sa junk shop. Galing sa junk shop pero napakatibay niyan dahil zinc. Hindi katulad nitong original, brand new man siya pero plastic. Yung ikakabit natin ay zinc. So pagpagan muna natin. So ayan mga kabutingting, pagpagan lang natin para kahit papano ay malinisan natin yung loob. At dahil nabuksan natin ito, kailangan natin itong langisan. Kabilaan. Kahit ito naman mga kabutingting ay okay pa yung bushing nito at shafting. So nilangisan lang natin kahit papano ay sulit yung binayad sa may-ari.
So ngayon naman mga kabutingting, ibalik, ikabit na natin itong ano, yung inasimbol nating gearbox. Yan, bali, ibalik na natin. Ito mga kabutingting, basta parehas ang forma, pag mga ganito, okay lang yan mga kabutingting, kahit sink lang, kahit sink ito, ito plastic, wala siyang problema dahil parehas yan. Kung nakikita nyo, tabingi nga lang dito dahil nabasag na, wala na siyang ano, kaya siya hindi magkaparehas. Pero pag titignan natin dito, parehas na parehas yan. So ikabit na natin ito. So ngayon naman mga kabutingting, balik na natin yung tornilyo dito sa swing. At may nakalimutan pala ako nito mga kabutingting, yung kapasitor hindi ko na naisama sa pagtornilyo dito. Dito sa baba. So yan mga kabutingting, kung nakikita nyo ay gumagalaw na to. Kaso hindi natin to matitesting ngayon mga kabutingting, antayin pa natin na magkaroon siya ng kuryente dahil nag-burn out dito ngayon lang. So mamaya assemble na lang natin ito at para makita nyo na nagsiswing na siya. At hindi ko na siguro mabidyohan yung pagkabit ko dito dahil para hindi masyadong humaba, at mamaya ay susubok na lang natin kung effective ba yung ano natin, bali converted dito sa gear niya, sa gearbox. So tabi na natin at yun namang isa ang titirahin natin kung anong problema niyan. Kahit walang kuryente mga kabutingting ay kaya kong repairin yan. So mamaya na lang pag subok, isusubok na lang natin mamaya kung okay na ba siya. Pero bibidyohan ko pa rin yun mga kabutingting kung paano, kung anong problema yan. Dahil malalaman ko naman kung may power siya or wala dahil mayroon naman akong tester. So ngayon naman mga kabutingting, dumako tayo dito sa isa. Sabi na nga, sabi ni ate yung may-ari. Sabi ng may-ari nito ay umuugong, gumagana naman daw yung motor at umuugong. Pero tingnan na lang natin siya kung may power ba o wala. Yan, bali tester lang natin ito kung may power ba siya. Dali switch lang natin, switch on lang natin yung ano niya, switch. Saka natin testerin kung may power ba. So yan mga kabutingting, kung nakikita nyo sa tester, yan, mayroon siyang power number 2. Mayroon din siyang power mga kabutingting. At number 3, mayroon din lahat. So ibig sabihin okay yung motor nito. Tingnan na lang natin yung loob at buksan ko na lang para makita natin kung anong problema nito at bakit ayaw umandar. So bali hindi ko na videohan muna kabutingting, bali tanggalin ko na lang yung cover sa motor para hindi masyadong humaba itong video na to. So yan mga kabutingting, bali natanggal na natin yung cover sa motor.
At ang una natin gawin ito mga kabutingting dahil may power naman siya at umuugong lang daw sabi ng may-ari. So yan na mga kabutingting, bali magpalit tayo ng bushing. At bali yung likod lang ang papalitan natin. At ito yung kung napapansin nyo mga kabutingting ay iba, magkaiba siya. Pero wala siyang problema mga kabutingting. Kahit mahaba yung sa akin or may nguso, ito naman ay wala siyang nguso. Bali mag-a-adjust lang tayo, magbabawas lang tayo ng washer dito or pwedeng dito sa likod. Ganyan lang ang diskarte pagka magkaiba ang bushing. O ikakabit na natin yung bushing mga kabutingting. At ilagay na natin itong foam. At kailangan mga kabutingting, pag ibabalik natin yung foam, lagyan natin ng langis yung foam nya. Huwag natin kalimutan kasi napakalaking halaga, napakalaking bagay o halaga yung babasahin natin yung foam para yung bushing hindi siya mag-init kaagad. Bali yan yung purpose mga kabutingting. So ngayon mga kabutingting, ibalik na natin itong lock. So yan. Sa akin mga kabutingting, pag mga ganitong klase, gagamit lang tayo ng tornilyo na mahaba, saka natin ipasok dyan. Yan. At saka lagyan natin ng nut. Bali gagamit tayo ng bolt and nut para hindi tayo mahirapan sa pagbalik sa ano niya, yung tatlong lock sa bushing. Yan. So yan, na natin mga kabutingting. So pwede na natin yan ibalik yung lock niya. Pukpukin lang natin. So yan. Pag mga ganitong klase lang mga kabutingting kasi ang housing nito ay lata. So pag lata mga kabutingting, ganitong klase ang lock niya. Hindi katulad sa pundido, bali kahit itulak mo lang yung ano niya. Bali itutulak mo lang yung lock ng bushing ay nalalock na, ito ay iba. So gagamit lang tayo ng ganito, bolt and nut, kahit may thread siya walang problema. At lagyan nyo ng washer na malaki para sumabit dito sa lock ng bushing sa butas. So napakabilis lang ikabit ang bushing pag mga ganun ang diskarte mga kabutingting. So ngayon naman ibalik na natin ito. So ayan, so dito naman tayo dumako sa shafting mga kabutingting. So ang gagawin natin, linisan natin tong, kung nakikita nyo, kalakalawang. Ibig sabihin baka may groove na rin dyan konti at maliha natin. Tanggalin lang natin yung spacer. So ayan mga kabutingting, tanggal na natin yung spacer nya or yung washer. So saka natin ito lilihain. So pag gumamit tayo ng liha mga kabutingting, huwag masyadong magaspang. Itong mga liha na ginagamit ko, napupulot ko lang ito sa daanan. Kung mayroon akong napupulot na alam kong mapapakinabangan ko, pinupulot ko mga kabutingting pag mayroon akong nakikita sa daanan. So lilihain lang natin ito para malinisan at kikinis at para kuminis. So yan, pwede na yan mga kabutingting. At kung nakikita nyo ay kuminis na siya at nawawala yung groove niyang kahit papano. So balik na natin tong spacer niya or washer. At bago tayo magtanggal ng washer mga kabutingting, tignan muna natin kung mayroon ba siyang play or laro. Kung maglalaro ba yung shafting, yung nagaganyan ba siya. At huwag natin kalimutan maglagay ng langis. Dahil yung itong isa mga kabutingting, lagyan na rin natin yung
foam niya ng langis para mabasa. So lagyan din natin tong shafting niya ng langis bago natin i-balik dito. So tignan natin kung mayroon ba siyang play. Wala siyang play mga kabutingting, so magbabawas tayo ng washer. Kahit isang washer lang siguro mga kabutingting. Yan, babawas lang tayo. So ibalik na natin. So ngayon ay tingnan natin kung mayroon na siyang play or laro. Yan, kung nakikita nyo mga kabutingting ay mayroon na. So ngayon ay assemble na natin ito. Balik na natin yung mga tornilyo. So ngayon naman mga kabutingting, balik na natin tong starting capacitor. At gagamit lang din tayo ng dito ng umbrella clip kasi okay pa naman yung umbrella clip. Yung isa mga kabutingting, bali pinalitan ko na ng umbrella clip kasi wala na siyang laman kung nakikita nyo. So ito yung ipapalit natin, yan. Kung naririnig nyo kanina mga kabutingting yung ingay, yung huni niya, so itatry natin ito bago natin lagyan ng blade or yung ibalik natin yung lahat ng accessories niya. So tatry lang natin ito. Kung tama ba ako na bossing lang talaga ang problema. So ngayon switch on, naka-switch on na 'yan mga kabutingting. So saksak na lang natin at tingnan natin kung huhuni pa ba siya. Nakatulad kanina na iba yung tunog niya. So ayan, umaandar na 'yan mga kabutingting at napakatahimik na ng ikot niya. Hindi katulad kanina, napakaingay. Talagang humuhuni siya. Ayan mga kabutingting, umaandar na 'yan. Yan. At hindi pa mabilis pa ito mga kabutingting dahil number 1 pa naman yan. Yan, naka number 1 lang yan. So ngayon ay assemble ko na lahat at ibabalik ko na yung mga accessories at siguro hindi ko na videohan pa para hindi na masyadong humbaba. So yan mga kabutingting, bali na-assemble na natin. At ngayon itatry na natin. Ayan, number 1 na, umaandar na siya kagad mga kabutingting. Kanina, humuhuni siya, napakaingay. So, ibig sabihin pag mga ganon, kahit wala siyang alog mga kabutingting, ang problema lang nun pag mga ganon ay busing. Ito mga kabutingting, bali, hindi ko na naikabit yung screen, gawa ng yung mayari na lang daw ang magkabit. Tsaka ito mga kabutingting, hindi na ito magsuswing, gawa ng may problema na rin yung gear nito, basag. At ayaw na rin papalitan ng mayari dahil ang ginagamit lang naman din daw talaga nila nito ay steady lang, naka-steady lang sa kanila, kung sabaga nakatapat lang sa kanila, so hindi na pinapalitan. So okay na ito mga kabutingting, yan, napakabilis. At yung problema nito mga kabutingting ay ito lang yung bushing niya. Ito. So dito naman tayo sa isang electric pan, bali inassemble ko na at hindi ko na pinakita sa inyo kung paano ko inassemble. Total mayroon na, marami na rin naman akong upload nito na kung paano i-assemble kasi accessories lang naman.
So ngayon natatry nito. Ah, ito mga kabutingting, sabi ng mayari, umaandar, hindi ko na nga tinisting at hindi ko na rin tinister. Sabi nga naman nila talaga na umaandar at yung problema lang ay itong gearbox naman na basag. Bali, pinalitan lang natin ng gearbox. Second hand lang pero matibay dahil hindi siya plastic. Yung ikinabit natin dito, yung ginawa nating pamalit. Bali, ano siya, pundido or sink. So ngayon naman, tatry na natin kung umaandar nga ba or at kung magsuswing na rin ba. So yan, naka number 3 na pala ito mga kabutingting. So number 1 lang natin. Dito, wala pang problema yung starting capacitor dahil napakabilis pa. So ayan mga kabutingting, nakikita nyo, nagsuswing na siya. Number 2 lang natin, ayan. Tay, okay ba? Nagsuswing na. Ito, sa'yo ito tayo, no? Ito kay tatay, ito yung itong hawak ko ay yung nasa likod ko naman, yung una kong sinubok ay kay sa anak niya naman yun. So ito ay okay na mga kabutingting. Pwede ilagay ito na. Oh, thank you tayo ha. So ngayon naman mga kabutingting, tumako naman tayo dito sa spin dryer. Bali, hindi na talaga kinaya. Hindi na talaga kinaya dahil kahit yung nadugtong na natin yung mga patid, ganun pa rin, ayaw niya pa rin mag-reading sa tester natin or wala talaga siyang continuity. So ibig sabihin, yung putol nito pupwedeng nasa gitna. Pero kahit hindi ko ito nagagawa mga kabutingting, tingin ko mayroon kayong napulot dito na diskarte. Yung maiksay niya, hindi niya na kailangan ipulopot or kahit sa electric fan man mangyari yon, na magpulopot lang kayo ng idudugtong nyo para magkaroon siya ng butas sa gitna at saka nyo i-shoot doon sa naputol. So bago nyo i-shoot doon sa naputol, kiskisan nyo muna yung dulo para magkaroon siya ng contact. Kasi kung hindi nyo kikiskisin yun, wala pa rin siyang contact. So ito mga kabutingting, nagkasundo na kami dito sa may-ari na bali magpalit na lang ng motor na bago kasi maganda pa naman yung kaha niya. Madumi lang siya pero napakaganda pa niyan pag linisan para kahit papano makatipid-tipid sila. Meron namang nabibiling replacement na spin motor. So yun lang mga kabutingting. So yan mga kabutingting, bago natin tapusin itong pagbablog natin, tanungin muna natin yung may-ari si tatay. Anong pangalan nila tay? Danilo Vidal. Yan, Danilo Vidal. Danilo Vidal daw mga kabutingting. So yan, shout out sa iyo tayo at maraming salamat sa iyong tiwala. So anong masasabi mo sa performance natin tay? Sa performance ko pala. Unexpected, very good. Ayan, very good daw mga kabutingting. Pero walang ganyan, thumbs up. So yan, siguro mga binagbigay na ng thumbs up. So ibig sabihin, very good nga talaga. So yan mga kabutingting, bago pa humaba pa yung video Pulido. Natin dahil mahaba na talaga ito. Pulido. Siguro mag-iiwan na lang ako dito sa inyo ng laging kayong lagi tayo mag-iingat at God bless po sa ating lahat.